tikot-tikot na tinugo. Payatod lang pati. Hindi tikot-tikot na. Ayaw ka. Payatod lang. Ang tikot-tikot na. Ano, parang ang lupa ni Umaray? No. Ito yun? Huli, huli. Hindi ko na rin. Hindi ko na kaninumang bahay, dito siya bumagsak sa gitna. Grabe. Natutulog na ako kasi sabi namin wala na. Kanina wala na. Bumalik na yung tingnan nyo kanina yung nyog. Diba? Paganto yung hangin. Ngayon, paganto na. Pabalik na. Ito na yung bagyo talaga. Ah, shock. Oh, bagyo. Bumalik na. Oh, shucks. Grabe talaga. Tumba-tumba na yung mga puno dito. Magusugon man ang uran. Sabi sabay nga ni uran siya mabagyo. Nagsarapak man palang duman. Pati ako sa lamig. Ay, grabe. Ay,
naikot ang turos. Ano? Hindi niya maintindihan kung masain siya. Kalungkot. Pero ganun talaga, natural ano yan, natural disaster. Kanina, mag-aano na ngayon, mag-2 o'clock na pala ngayon. Kita nyo? Kanina nag-start yan 10:30 or 11 yata. Basta nung alas 10, kala namin tapos na kasi nakikita namin dun sa update na alas 9 dadaan. So kala namin yun na yun, mahina lang yung kaninang mahangin. Tapos pumunta ako sa kwarto kasi yung mga bata, mga naglabasan na, wala na sila dito. Kami na lang ni Karen, mga nakahiga na kami. Maya-maya, nung 10:45, lumakas na yung hangin. So, ba't kaya lumalagapak na yung pintuan namin? Paglabas kong ganun, ang lakas na talaga. Nagbabalian na yung mga puno. Ito nga, narinig ko yung pagkabali ni tumangga na to. Tapos yun, lumabas na kami ni Karen, nag-asikaso na kami dito. So, tumagal siya ng halos 3 oras. 3 oras yung bagyo. Ito na yung mga nangyari after 3 hours. Nakakalungkot. Hindi namin alam kung saan kami magsisimula. Simulan natin dito sa kwarto. Yun, pinasok dahil nga wala tayong bintana dito. Pumasok yung tubig, tinanggal namin lahat and pati floor mat. Dahil tatanggalin din natin yung tubig maya-maya.
Ay, naku, punong-puno ng tubig dito sa kwarto. Ang itsura. Dito sa kabila, okay naman. Yung bintana lang medyo, ano, lumabas yung tubig ng kaunti. Pero, yan, dito na namin tinambak lahat ng gamit. Yan, para hindi mabasa. Ito lang yung safe na kwarto dahil may bintana na siya. Tumulo lang ng kaunti dito. Pero okay naman, tapos na yung bagyo. Mga lumabas nga doon sa padero. Dahil pa ganun yung hangin simula doon, kaya pasok talaga kung walang bintana. Tapos dito sa labas, ayan yung floor mat natin. Ay, grabe itsura dito sa labas, guys. Sobrang lakas talaga ng hangin, tsaka ulan. Tumaas din yung tubig natin doon sa may tabihan. Tapos yung pintuan na hinarang natin dito, basang-basa. Pati yung ating pader, mga kortina, ewan ko ano nangyari dyan na. Yung ating floor mat na tinanggal. Ay, ang dumi ng paligid. Kanina wala kaming pagkain, hindi kami makapagluto dahil sobrang hangin nga. So, inaano yung apoy. So, ginawa namin yung buko ng mga nalaglag dito sa katabi lang. Kinuha ni Papa, yun yung kinain namin kanina. Buko. Tapos ngayon, nandun sila sa kalsada. Nagtatanggal na nung mga kahoy. Wala nang nadaan na sasakyan. Dahil harang na ng mga kahoy din sa kalsada. Ito na yung paligid natin, oh. Ito yung narinig ko na naputol, itong mangga na to, oh. Magsak dito, buti dito. Hindi siya nilipad ng hangin to, punta sa bubong. Diba? Ay, naku. Ang kalat. Sobrang kalat. Itong bahay na to, napakatiba yun. Hindi malang nilipad yung mga bubong niya. No? Ang galing. May harang kasi na bahay dun. Dun kasi galing yung, dun galing yung hangin. Kaya, ano. Ay, nabuhal pala yung mga tanim ko, oh. Dito sa kabila, yung mga ano, puno, puro putol na. Pati yung bahay nila Umboy, nabagsakan ng puno, nila Papo, nila Kari. Kasi itong tubig dito tumaas pa. Ayan, oh. Pero wala naman ng ulan, so hindi na yung tataas masyado. Ganyan na lang yan, mamaya bababa na yan. Puro puno, putol, ayan ang itsura niya, ang liwanag na dito. Ito kinakabahan ako kanina, eh. Baka maputol tong nyug na to. Pero ayan, makatayo pa rin siya. Pati yung isang puno doon. Na kanina pa natin pinipigil. Doon, hindi pa tayo makalabas dahil malakas pa yung hangin. Mamaya natin titingnan. Ang daming naputol na nyug pala doon. Pati yung mangga dito. Ay, ito para lahat. Ito yung nangyari sa kainan. OMG. Ayan, may duyan. Nilagyan nila ng duyan dito. Ayun na. Sira lahat. Dumi lahat. Yung kainan. Nasira yung isang lamesa. Naku, lahat sira. Pati yung mga bahay dun sa kabila. Buti wala namang ano. Grabe, oh. Shocking. Yung bahay dyan na maliit. Ayun, yung tindahan dito nasira. Ito talaga. Ang laki, oh. Ng kahoy. Dito, ito nangyari dito. Yung akasya kasi natumba. Buti naalis na nila to kasi kanina yung mga trap hindi makadaan. Mga trap sila. Yan o. Galing doon sa mataas na puno. Ito dapat ang maano, eh, mabawas-bawasan eh, kasi delikado na naman yun. May padating na naman na bagyo. Buti hindi siya natumba doon sa ano, sa wire ng kuryente. Ayan o. May wire dyan ng kuryente. Ito na yung itsura, guys, ng ating paligid after ng bagyo. Tapos na ako sa bahay magwalis-walis. Bukas na lang mamaya. Ito, oh, yung mga naputol dito na kahoy. Pagsakan. Buti hindi sa bahay bumagsak. Tapos ito pa, yung mga saging dito, yung bubong nila Umboy, wala na. Mas malala pa yung kabila na yan. Di ba yero to? Doon sa kabila ay anakaw. Natanggal din yun. Grabe, oh, pati yung mga saging. Yung mga kulungan ng manok, tumba lahat. Tanggalan din yung mga bubong doon, oh. Tapos dito, buti hindi tumumba sa bahay nila Umboy yung malaking puno dito sa likod nila. Kung hindi, bagsak yung bahay talaga. Kasi naputol yung malaking puno doon, oh. Yung parang ano,
Ito na ba yun? This is it. Ayun, may malaking puno dito. Kita niya to. Kala ko yung kanina yung nyog to. Yung puno pala bumagsak dito. Buti hindi tumama talaga dun sa bahay. Kaunti lang, yung dulo lang. Kung hindi, talagang higa tong bahay na to. Tumama dun sa bahay. Sira-sira yung bubo. Grabe. Kawawa naman sila. Wala ng bahay. Hindi mataas pa yung puno. Ay, yung tubig. Madulas kayo dyan. Madulas kayo. Ay, grabe din dito. Kawawa. Ayan, yung mangga na wala na. Butas-butas ko yung bubong nila. Kawawa naman. Dapat yero na rin pala ito. Ipayero na rin. Ayan, laki nito. Dalawa. Galing dito sa taas. Grabe na kayang magpunto. Bagay na. Devastating. Ayun pa yung malaking anong yun. Naputol o. Oh. Yung parang kaong. Oh, yung mga kakao. Sila yung chick. Okay naman. Naputol din pala to o. Oh. Ay, putol na putol pala yung mangga. Nakaawa naman eh. Tumama sa kanto ng bahay. Ay, ang daming mura. Ang daming buko. Papa, nag-iipo na ng nyug. Oh. Nag-iipo na ng nyug. Ito din, oh. Yung avocado natin, putol-putol. Ito pa. Ang daming naputol. Uy, may lugan. Wala naman. Dito, wala naman sa kanilang nangyari. Mabuti naman. Pero yung mga puno lang talaga. Ay, grabe ang linisin dito.